mga kamani madet, naririto na naman tayo para sa isang pampaswerteng hatid. At ang nakikita nyo sa ating harapan ay walang iba kundi isang piraso ng dahon ng laurel at 5 piso na kulay gold. Alam nyo bang napakaswerte ng mga ito kapag ito'y inilagay nyo sa iyong wallet, sa iyong pitaka o maging sa iyong bag. Isang piraso lamang ng dahon ng laurel. Pero alam niyo ba na masigit na magiging maswerte ang dahon ng laurel na yan kung bago natin gagamitin ay ibababad muna sa tubig na may asin. 5 minutes lang naman po. Pagkatapos, isasabay nyo rin sa pagbabad ang coin sa tubig na may asin. Pareho yan, sabay nyo pong ibababad. 5 minutes lang. Pagkatapos, kapag naibabad nyo na, pasisikatan nyo po sa araw. Okay po? Papasikatin nyo po sa araw ng mga minutes lang din po bago natin gamitin. Kasi alam nyo po, mas maswerte ang dahon ng laurel at ang barya kapag naibabad natin at napasinaga natin sa sinag ng araw. Dahil ang sinag ng araw ay nakapagdudulot ng malakasang enerhiya at nakapagbibigay ng mas matinding swerte. At sana man natin gamit ang swerteng ito. Gamit ang dahon ng laurel, kapag inilagay natin sa pitaka, ano ba ang magagawa nito? Pero bago yan, bago nyo po ito ilagay sa iyong pitaka, kinakailangan pong dasalan muna natin ng isang manamin at isang sumasampalataya at idasalin ang mga hangarin at mga gustong mangyari sa buhay. Ating alamin kung ano ang mga swerteng dala-dala sa atin o maibibigay ng dahon ng laurel at barya na yan. Una, kung gusto nyong swertihin ang pitaka nyo at laging may laman, lagi nyo po itong dadalhin dahil ito po ay magsisilbing lucky charm. Tama po kayo. Ito po yung magsisilbing lucky charm nyo na kung anumang proyekto, anumang transaksyon ang gagawin nyo, basta dala-dala nyo yung wallet mo na merong dahon ng laurel at piso na yan, may lucky charm po kayo na parang nagbibigay sa inyo ng kapangyarihan para yung transaksyon na yun ay maging successful, yung pera nyo ay magkaroon ng maraming blessing. Okay po? Pangalawa, kung hindi nyo naman po ito ilalagay at ilalagay nyo naman sa bag nyo, ilagay nyo po sa pulang tela. Okay? Para po yung kulay pulang tela ay nag-e-enhance din po yan at nagbubus ng enerhiya. At kapag meron naman po nito, lagi sa bag mo, doon sa area na hindi siya matutupi, di ba meron kayong sa bag nyo, meron kayo doon parang bukasan zipper na may zipper sa bandang likod ng bag nyo. Doon nyo po ilagay para hindi siya nalulukot at hindi nasisira yung dahon ng laurel. Kasi kapag dala-dala nyo naman to sa bag nyo, tilagay nyo sa bag nyo, kahit saan kayo pumunta, magugulat na lang kayo, magiging magaang yung daloy ng pera sa inyo. Halimbawa po, meron sa inyong proyekto na yung proyekto na yun, pinagpipilian kung sino ang pagbibigyan, paniguradong kayo yung mapipili. Kung meron naman promotion sa trabaho mo at naghahanap kung sino yung mapopromote, para panigurado po kung kayo po ay mapipili. So, yan po kaganda yung dahon ng laurel at barya na yan, na kapag palagi po natin dala-dala sa ating mga bag at ating pitaka, ay mararanasan mo po ang ginhawa ng buhay. Dahil kapag po tayo ay nagnanais na mabago yung buhay natin, ay tandaan po natin na kinakailangan din tayong gumawa ng mga posibleng paraan para makaka-attract tayo ng swerte. Meron naman po kayong mga kaanak na gusto nyo ring swertihin, pwede nyo po itong ibabad sa tubig na may asin, pasinagan sa araw at ibigay sa mga kamag-anak na nais nyong swertihin. Kung nais nyong swertihin yung anak nyo, asawa nyo, kaibigan nyo, pwede nyo siyang ibigay yung nagawaan nyo na po ng ritual. At sambitin sa kanila na dapat ingatan nila ito at ilagay nila sa pitaka at sa kanilang mga bag. So pwede pong kayong gumawa ng ritual. Pwede nyo ipasa sa anak nyo at pwede nyo rin pong ipasa sa inyong asawa. Marami na pong gumagawa ng ritual na to at marami ng mga nagpatunay na gawa ng dahon ng laurel at barya na yan ay talagang gumaan yung daloy ng buhay nila, gumaan yung pasok ng pera. Lalo pat ang ginamit nating barya dito ay kulay gold. So gold, ginto. Ibig sabihin, gusto natin na gold, ginto ang pumasok sa ating mga buhay at mas maging makapangyarihan ang pasok at daloy nito sa ating mga puso. Tandaan nga lang po natin na kung tayo ay magkakaroon ng maraming blessing, ay pakaingatan natin. Huwag po nating idaan o ilagay sa masasamang bisyo. Kasi po, kahit po anong blessing na makukuha nyo,
kung gagamitin nyo naman po ito sa mga bisyo nyo, sa mga pagpayayabang or kung anumang bagay, panigurado, yung blessing na makakamtan nyo ay panandalian lamang. Hindi nyo po makakamit ito ng panghabang buhay. Kaya nagsisigurado ko po sa inyo na hindi kayo magtatagumpay. Panandalian lang yung magiging blessing na makakamtan nyo. Pero kung kayo naman ay marunong humawak ng pera at nakamit nyo, natanggap nyo yung blessing sa Panginoon at alam nyo kung saan nyo gamitin, alam nyo kung paano nyo palaguin, panigurado ang blessing na makakamtan nyo ay magiging panghabang buhay. Hindi ba't napakaganda na ang blessing na natatanggap nyo ay hindi panandalian lang kundi panghabang buhay, at iyon ay nakasalalay sa inyong mga palad kung paano kayo gumastos, kung paano nyo pahalagahan ang pera. Hindi naman po tayo sa nagmumukhang pera, pero dapat po talaga na ang mga tao ay marunong humawak ng pera, marunong magpahalaga ng pera. Kasi kung ikaw, habang bata ka pa, gastos ka ng gastos, walang pakundangan sa paggastos, bisyo dito, luho dito, bili doon, YOLO, you only live once, ang sabi nga nila. Pero hindi nyo ba naiisip na tumatanda rin tayo? Kaya dapat din natin pag-ipunan yung pagtanda natin para sa ganun, pagtanda natin, hindi tayo aasa kung kani-kanino. At higit sa lahat, kapag may emergency or emergency man, meron tayong madudukot. Alam naman natin na ang pampaswerteng ritual na to ay gabay. Para sa atin ay dumaloy ang pangkalahatang swerte. Ngunit kahit gaano mo gawin sa buhay mo ang napakaraming gabay, pero hindi mo naman ginagabayan ang sarili mo sa paggastos, sa paglabas ng pera, wala din pong mangyayari. Kaya sabayan nyo po yung ritual natin ng tamang proseso ng paghawak sa pera. At panigurado pong lahat po ng pinapangarap nyo sa buhay, lahat po ng nanaisin nyo, ay makakamtan nyo po. At syempre, palagi kong sinasabi na ang mga ginagawa po natin dito ay gabay lamang. Sasamahan nyo pa rin po ng pagkilos, sasamahan nyo ng pagsusumikap, at sasamahan nyo rin ang tiwala sa inyong sarili. Magtiwala kayo at huwag kayong magne-negative, kasi walang sino mang magtitiwala sa kaya nyo kundi kayo rin. Kaya tiwalaan nyo yung sarili nyo na kaya nyo magtagumpay, at paniguradong makakamtan nyo ang tagumpay sa buhay. Pagtiwalaan nyo rin yung sarili nyo at maging positibo lamang kayo na kaya nyong makuha ang lahat ng goal nyo. At pagkatapos, samahan nyo ng pampaswerteng ritual na katulad nito, dahil panigurado, kapag may pampaswerteng gabay kayo sa buhay nyo, mas mabilisan yung makukuha ang lahat ng bagay na ninanais nyo. At yan nga mga kamani magnet ang pampaswerteng ritual natin sa araw na to. Tandaan lamang na ito'y gabay lamang, manatili pa rin tayong nananalangin, kumikilos para tayo ay magtagumpay. Maraming salamat mga ka-Money Magnet. Kung hindi pa nakaka-subscribe ay mag-subscribe, i-like at i-share ang video ito. Thank you very much!